Welcome to my YouTube channel. Ito po yung mga ginagawa kong video about medical assistance. Yan po ang mapapanood nyo sa aking YouTube channel. Dito po kayo makakakuha ng mga idea katulad sa DSWD Batasan, kaya po charts, kung paano po kayo makakakuha ng medical assistance at ito nga po yung mga requirements, punta lang po kayo sa aking channel at ito po ang aking video yung ginagawa. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Diana Tolentino, so please subscribe. So, panoorin niyo po ang aking gagawin video about medical assistance. So, ang tip na yung mabibigay ko po sa inyo ngayon ay yung mga nagme-medical assistance sa DSWD Batasan. So, update ko po kayo. Ngayon po, kapag magpapa-schedule po kayo, napakadali lang po magpa-schedule. Kailangan nyo lang po ng isang valid ID. Kasi po, dun sa gate, dun sa gilid, andun po yung magbibigay ng schedule. Kung official ng DSWD po yun, hindi na po kayo papasok mismo dun sa loob ng DSWD. Ngayon, meron po dun mga nakaupo, dalawang tao, na magbibigay sa inyo ng schedule. Ang unang hahanapin po sa inyo ay valid ID. Pangalawa, tatanungin po kayo kung nakakrimans na po kayo. Kasi kung nakakrimans na po kayo, bibigyan nila kayo ng schedule. So, ganun po yung patakaran. Kaya kung alam niyo sa sarili niyo na may 3 months na kayo, pwede na po kayo magpa-schedule. Pero ngayon po, ang schedule po kayo binibigay is, halimbawa, nagpa-schedule po kayo ng November 5. So, ngayon po ay medyo may katagalan ang proseso ng schedule. November 5 po kayo kumuha ng magpapa-schedule, pero i-schedule po kayo ng December 5. Para po sila ngayon ay 1 month ang schedule. Or swerte mo kapag ka 3 weeks. Ganun po. Kasi nito mga nakaraang buwan, ang schedule po dun ay magpa-schedule ka halimbawa ng October 5. October 10 po, meron ka ng schedule. Pwede ka na mag-payout ng basta kompleto requirements. Pero ngayon po, kung nag-schedule ka ng November 5, parang 3 weeks po bago ka bumalik doon para sa requirements and payout. Yung pinaka-schedule mo para ikaw maka-payout. So, 3 weeks po, minsan may 1 week, 1 month po. Katulad na sabi ko, November 5, pwede kayong papuntahin, pabalikin doon ng December 5. So, di ba, 1 month. So, swerte mo na kapag ka mga 3 weeks or mga November 25 kayo bumalik. Mga ganong scenario, mga 3 weeks or 4 weeks po. Kasi dati, 1 week lang po. Alam mo, Monday ka nag-apply. Monday din po babalik ka. Halos 1 week lang po yung pagbibigay nila ng schedule. Pumunta ka doon ng, halimbawa, November 5, pumunta ka doon. October 12 po, babalik ka na doon sa kanila para sa payout at saka doon sa pagbibigay ng mga requirements. So, ganun po yung update for today ng DSWD Batasan. Ang medyo may katagalan ang ng payout or schedule. So, antay po kayo ng 3 weeks or 1 month. Siguro po dahil sa maraming mga kliyente na kailangan ng tulong, so may ganun po scenario. Kaya, sa pagpapa-schedule lang po, napakadali po magkuha ng schedule. Ang problem nyo lang po, o problem ba yan sa inyo, or mag-antay lang kayo, ay medyo 3 weeks po or 1 month po ang pagbalik niyo po doon. So, ganun po ang pagpapa-schedule ngayon November. Ang November ka magpa-schedule, December ka magpa-payout. Ganun po yung patakaran doon. Dahil nga po sa inuulit ko, marami po siguro talagang mga kliyente ngayon na humihingi ng tulong. So, ganun po yung proseso.
Kaya kung ako po sa inyo, magpa-schedule kayo. Then, mantot na rin po kayo mag-antay. At pagbabaring nyo naman po, pag nagpa-schedule kayo dun, hanggat maaari po, kompletuhin nyo yung requirements mo para mag-antay man kayo ng matagal ay pagbalik nyo dun, is sure na payout kayo. So, yun lang naman po yung pinaka-importante dun. Kaya, kung nga naisin nyo po magpa-schedule, pa-schedule na po kayo. Lalo na po ngayon, syempre, mag-Christmas vacation yan, mag-holiday sila. So, for November pala, magpa-schedule na kayo para na-cursion na kayo ng December. So, yan lang po. Kaya, kung gusto nyo pong makapanood ng mga about idea in medical assistance, punta lang po ko sa aking YouTube channel at may mga video po ako yung ginagawa. So, thank you po and please subscribe my YouTube channel, Diana Tolentino po. So, yan po ang sasabi ko sa inyo. God bless po.